Hi, today we're going to talk about personal development and we're going to start with the introduction. By the way, I'm using the book Moving Up, A Guide to Personal and Career Development, and it is written by Maricel Ilagramos. For our learning objectives, number one, highlight the importance of self-awareness during the adolescence, okay? Paano tayo natutulungan ng ating pagiging self-aware or pagkakakilala natin sa ating sarili pagdating nga doon sa development during our adolescence period. Number two, understand the different stages of human development. Okay? So, ang human development, nangyayari siya sa lahat ng aspects ng buhay ng isang tao. So, lahat siya nagde-develop. Yung kanyang physical, moral, cognitive, and social aspect of life, lahat yan nagde-develop at lahat yan papag-aralin natin siya. Okay? The next, the truth about human behavior. The truth about human behavior, titignan natin, i-review natin ano-ano yung mga napansin ni Neil Salkind na common assumption ng mga behaviorists. Okay? Then lastly, we're going to learn about the general perspective of adolescence. Ano ba talaga yung adolescence? Ano ba yung struggle? Okay, kapag tayo ay nasa stage of adolescent period, and then ano yung magandang gawin sa stage na to ng ating buhay. Okay, let us start with the definition of self-awareness. Self-awareness keeps you aware of your strengths and weaknesses, allowing you to make personal improvement. Self-awareness, pagkakakilala mo sa sarili mo, it includes knowing your strengths and weaknesses. Ano yung kahinaan mo? Saan ka magaling? At kapag alam natin kung ano yung strengths and weaknesses natin, mas madali sa ating ma-identify ano ba yung kailangan ko pang i-develop? Alin ba yung kailangan ko pang i-maintain? Okay? And it also helps us understand yourself better. Your habits, needs, feelings, and desires. Okay? One example na to, hindi tayo pwede magkaroon ng pare-parehas na habits. Bakit? Kasi magkakaiba-iba tayo ng buhay, no? Hindi pwedeng gumising lang siya ng 5 a.m. Yung mga napapanood natin sa YouTube, gumising siya ng 4 a.m. ay gagayahin mo na. Kasi magkakaiba tayo ng schedule. Okay? Next naman, sa ating needs, sa mga pangangailangan natin. Diba? Kapag alam natin yung ating strengths and weaknesses, mas madali sa ating ma-identify ano yung kailangan nating opportunity, ano yung kailangan nating friends, sino-sino yung mga kailangan nating friends, ano-ano yung mga kailangan nating gawin sa ating katawan if ever we struggle doon sa ating ngang personal appearance. Next naman yung feelings, desires, your dream, and the like. Okay? Now, the more you know about yourself, the better you are to adapt to the upcoming life changes. Okay? Kapag kilala mo yung sarili mo, mas madali din sa'yo makakapag-adapt doon sa mga changes na darating sa'yo. One example, nagkaroon tayo ng video, no? Tungkol sa college prep. Okay? At isa doon ay yung review. So, for example, no, from high school, mahina ka sa math. And then sa college, malapit ka na mag-college, ang pwede mong gawin yan, i-review mo yung math lesson, yung mga basic. So, para makasabay ka, okay, or makapag-adapt ka dun sa panibagong bagay or chapter ng iyong buhay. Okay, that is self-awareness. Self-awareness, recognizing your strengths and weaknesses to help you develop and adapt to life changes. So, itong nakikita ninyong picture dito, this is Johari Window. Isa siya sa mga way kung paano nyo malalaman or paano kayo magkakaroon ng self-awareness. So, kung nakikita nyo yung open self, ibig sabihin, ito yung mga bagay na alam mo sa sarili mo and alam din ng ibang tao sa'yo. Okay? Pagdating naman dito sa blind self, unknown to self, ibig sabihin, hindi mo alam, pero alam ng ibang tao. Okay? Next, hidden self. Alam mo, pero hindi alam ng mga taong nakapaligid sa'yo. And then lastly, lagi tayong merong ganito, unknown self. Okay? Hindi mo alam tungkol sa sarili mo at hindi rin alam ng mga tao sa paligid mo.
Now, let us talk about human development. Let us define human development. So, ayon kay Niels Salkind, continuous occurrence of expected change that happens through the interaction of biological and environmental factors. Sabi doon ni Niels Salkind, ang human development daw ay ang continuous occurrence, ibig sabihin tuloy-tuloy na pagdating ng mga pagbabago sa ating katawan or sa ating sarili. And take note, sinabi niya dito na expected siya. Okay, so example niya, no, kapag alam natin na ang bata kapag dumaan ng puberty, nagkakaroon ng hormonal change, nagkakaroon ng mga body hairs, lumalalim ang boses, nag-iiba ang boses, at marami pang iba. Okay, those changes are expected. Isa pa, ito daw human development daw, ay nangyayari daw siya sa interaction ng ating body or biological aspect and then yung ating environmental factors. Okay, kaya yung development, kahit na magkasing edad kayo, pwedeng magkaiba kayo ng development. Okay, for example, ang isang bata na galing sa wealthy family, madaming pagkain, filled with nutrients, and more, expected na mas maganda yung kanyang physical development kaysa naman dun sa mga bata na nakatira sa mga remote areas, kukonti yung mga pagkain dun, konti yung resources. Kaya naman yung ating biological development or development of the body, nakadepende siya, okay, dun sa ating environmental factors. Okay? Human development refers to the change of humans in all aspects. Okay? So lahat daw, pag sinabi natin human development, hindi lang siya nagpo-focus dun sa ating physical appearance. Lahat yan ang aspect sa buhay natin, no? Kanina nabanggit natin doon sa ating learning objectives, may development pagdating sa psychosexual, sa socialization, cognitive, gayon din sa moral. Okay, at yun yung papag-aralan natin sa susunod na slide. Let us have the stages of human development. Meron tayong apat na theories na pinapakita yung iba't ibang stage ng human development. The first one is the Sigmund Freud psychosexual theory. Sigmund Freud's psychosexual theory tells us that early experiences are crucial in human development. Kasi mamaya, papakita natin ano ba yung nilalaman or i-discuss natin ano ba yung nilalaman nitong psychosexual theory. And mapapansin mo doon, simula pa lang pagkapanganak mo, mula pagkabata, meron na agad kailangang isatisfy sa'yo na pwedeng maka-apekto doon sa iyong development in later age. It also talks about erogenous zones of the body that are highly reactive to external stimuli. Ngayon, pag sinabi natin erogenous zones or erogenous zones, yun din yung iba't ibang part ng ating katawan that are very reactive sa stimuli. Ito yung mga parts na kailangan nating isatisfy. Okay? Ayon dito sa psychosexual theory ni Sigmund Freud. Okay, and then lastly, the satisfaction of these erogenous zones is essential for healthy development. Again, sinabi natin kanina na ang mga erogenous zone na to dapat talaga siyang sinasatisfy for healthy development. Kasi kung hindi siya masasatisfy, okay, magkakaroon tayo ng mga fixation. Ibig sabihin ng fixation, these are hinder. Or di naman kaya ito yung mga bagay, activities na pwedeng maka-apekto doon sa iyong healthy development. Here are the psychosexual stages of development. Okay, punta muna tayo dito sa number 1, yung ating oral stage. So from birth to 1-year-old. So ang oral stage natin, it focuses on the oral pleasure through the mouth. Okay, ibig sabihin, ang erogenous zone na kailangan nating isatisfy during the oral stage ay ang ating mouth. Okay, it includes eating, sucking, mouthing, chewing, and biting. Okay, kailangan siya masatisfy talaga. Okay, paano naman, ano naman ang mangyayari kapag hindi natin satisfy itong mouth natin? Okay? During the oral stage, fixation can lead to overeating, smoking, drinking,
nail-biting, gossiping, and cursing. So, napansin natin, no, from the first year of life, kapag hindi mo na-satisfy itong mouth o yung erogenous zone dito sa first stage, magkakaroon siya ng long-term effect hanggang sa pagtanda ng bata. Okay? Now, punta tayo dito sa second stage, the anal stage. So, sabi dito sa ating illustration, 1 year to 3 years siya, pero dito sa book, 2nd to 4th year. Okay? Daw nangyayari itong anal stage. Anyways, anal stage refers to anal pleasure to release tension through the anus. Okay? Pag sinabi natin anus, puwet, nagre-release ng tension. It includes eliminating and retaining feces. Okay? Pagtae, pagdumi. In short, toilet training sa mga batang may edad na 1 to 3 years old. Okay? Ngayon naman, paano kung hindi natin na-satisfy yung pleasure or yung anal pleasure? Ano yung pwedeng mangyari doon sa bata in later age? Or ano-ano yung mga fixation na possible nyo makuha? Meron tayong dalawang possible outcome. The first one is the anal retentive. Ibig sabihin ng anal retentive, masyado siyang obsessed sa pagiging malinis. Okay? Masyado siyang perfectionist. Okay? The child may pay a lot of attention to detail. Okay? Kapag anal retentive siya. Another one, kapag naman anal expulsive, no, pagdating ng oras, itong bata na to will become too generous. Mahilig siya magpamigay, mahilig siya mag-share. Okay? At kabaligtaran, noong ating anal retentive, ang mga batang anal expulsive daw ay makalat, magugulo, in short, disorganized sila. Okay? Now, punta tayo dito sa phallic stage. This is the third stage of psychosexual stage of development. This will happen 3 to 6 years, okay, ng edad ng bata. Phallic stage focuses on the pleasure through genitals. Okay? Dito na nagkakaroon tayo ng conflict. Arise due to the greater emotional attachment to one parent over another. Ibig sabihin yung bata, mas nagiging close siya sa isang magulang niya. Ibig sabihin hindi pantay yung kanyang pagtingin dun sa kanyang mga magulang. Okay, dito lumalabas yung tinatawag nating Oedipus complex, attachment ng lalaking anak sa kanyang nanay, at ang Electra complex, attachment naman ng batang babae sa kanyang tatay. Okay? Now, punta tayo dito sa latent stage. Okay? The latent stage, this is from 6 years old to puberty. And pansin natin dun sa unang tatlong stage, nagkaroon tayo ng mga fixation. But during the latent stage, the stage focuses on resolving this fixation. Okay? Nagiging pantay na yung tingin ng bata doon sa kanyang magulang. Wala na siyang mas favorite, wala na siyang mas nilalapitan. Okay, during this stage, then nagkakaroon din ng academic, physical, social development ng isang bata. Okay, nai-improve niya yung kanyang talents and abilities. At nagsisimula ding ma-improve yung kanyang social life. And then lastly, we have the genital stage. Genital stage, puberty to adulthood. So ito daw ay nagsisimula ng 12 years old. Okay, sex role identity formation. Meaning to say, pag sinabi natin sex role identity, sinerge ko kasi kanina, ito daw yung mga stereotypes, yung mga norms pagdating sa sex. So, kunwari, yung babae, mas kilala sila bilang naghuhugas ng plato, naglilinis ng bahay, habang yung mga lalaki nagtatrabaho sa labas, no? Diyan nagsisimulang ma-develop or malaman ng bata yung ganong klaseng mga sex role. Okay? In addition, sexual interest is awakened. So, yun lang yung sexual stages of development. Ulitin natin, gawin natin mas maikli. From oral stage, mouth. Okay? From anal stage, ang sinasatisfy natin dyan ay anus.
from phallic stage, sinasatisfy natin dyan yung or it focuses on the genitals. Okay? Latent stage focuses on resolving fixation. In the genital stage, sex role, identity, formation naman siya. Now, let us move on to the second theory, the Erik Erikson psychosexual theory. So, Erik Erikson psychosexual theory is an extended version of Sigmund Freud's theory or yung kanyang psychosexual theory. Okay? Ang pagkakaiba, Erik Erikson psychosocial theory focuses on the effects of socialization on self-understanding from infancy to old age. So, doon, ang binibigyan natin ng pansin sa theory ni Sigmund Freud ay yung ating mga erogenous zone. Pagdating naman dito sa psychosexual theory, dahil nga siya ay psychosocial, ang binibigyan natin ng pansin ay yung socialization, pakikisalamuha, o yung interaction ng bata sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bakit? Kasi socialization plays a crucial role because of its influence. Kasi ang tao, hindi lang siya nagde-develop nang sa sarili niya lang. Siyempre, nai-impluensyahan din yan ng mga environmental factors. Kabilang na doon yung mga tao na nakapaligid sa kanya. Now, let's take a look at the 8 psychosocial stages of development ni Erik Erikson's psychosocial theory. So, stage 1, trust versus mistrust. It talks about hope. Okay? Then, autonomy versus shame and doubt. It talks about the ability to control yourself. Doon pala sa una, trust versus mistrust, kapag ang bata, binibilan natin siya ng kanyang mga basic needs, nagiging hopeful siya and optimistic. At kapag naman tayo nagkukulang sa pagbibigay ng kanyang basic needs, siya ay nagiging fearful o matatakutin. Autonomy versus shame and doubt naman, okay? It talks about the ability to control yourself, okay? Ang tanong dito, can I already do things on my own? Kaya ko na ba itong gawin? Okay, so ang events na nangyayari dito, toilet training, coating themselves, ibig sabihin, tinitrain natin yung isang bata na asikasuhin ang kanyang sarili. Ano yung dalawang outcome na pwedeng mangyari? The first one, kapag tayo ay punong-puno ng pasensya sa pagtuturo, he or she will develop self-confidence and sense of security. Paano naman kapag lack of support and overprotection ang binibigay natin sa isang bata, he or she will have the feeling of being inadequate and becomes dependent on others. Okay? Punta tayo dito sa initiative versus guilt. 3 to 5 years old, it talks about life purpose. Okay? Can I be independent? Am I good? Am I bad? Yan yung mga question na dumadating in these stages of life. Okay? Kapag nabigyan ng isang tao ng opportunity and encouragement during this stage of life, he or she will develop a sense of purpose. Kapag naman binibigay natin ng negative feelings, discouragement ng isang tao, feeling niya guilty siya kapag nagkakaroon siya o gumagawa siya ng mga action about sa kanyang personal development. Okay? Let's move on to the stage 4, skills and training or competence. Okay? Industry versus inferiority. Kapag doon nabigyan ng magandang training ang bata between the age of 6 to 12 years old, he or she becomes hardworking, industrious. Okay? At kapag naman lack of training ang nabigay sa isang bata, siya ay nagiging inferior. Ibig sabihin, sumusunod lang siya sa ibang tao kung ano ang sabihin. Okay? Next stage, stage 5, identity versus identity diffusion. Okay? It focuses on the identity. Ang mga tanong dito, who am I? What are my beliefs, values, and feelings? Kapag nabigyan natin ng malinaw na sex roles, good sense of stability, positive feedback, ang bata daw develops an identity. Okay? Ibig sabihin, nakikilala ng isang bata yung kanyang sarili. Kapag naman ang binigay natin sa isang bata between the age of 12 to 18 years old, okay, kapag naman nabigyan natin ng confusing purpose, vague expectation and unclear feedback, ang isang tao between the age of 12 to 18 years old or during the adolescent period, he or she will have identity crisis and role diffusion.
mahihirapan siyang kilalanin yung kanyang sarili. Now let's move on to the stage 6, 19 to 40 years old or early adulthood. It talks about love and commitment. Okay? Kapag ang isang tao nakakatanggap ng pagiging understanding, trust, and acceptance mula sa iba, he or she will be able to love and commit. Kapag naman nararamdaman niya na siya ay laging na-exclude, hindi sinasama at lagi nag-iisa, maaari siyang magkaroon ng loneliness and depression. Okay? Now let's move on to the stage 7. From ages 40 to 65 years old or middle adulthood. Okay? Ito naman, it talks about or focuses on questioning the purpose. Okay, naging productive ba ako? What is my contribution into the world? Will I produce something valuable or relevant? Okay, kapag siya daw ay patuloy nagtatrabaho during this age, he or she feels productive. Kapag naman hindi, he or she will feel unproductive or stagnant, pakiramdam niya siya ay hindi umuunlad sa kanyang buhay. And then last stage, stage 8, integrity versus despair. Kaya nangyayari siya, 65 years old pataas, late adulthood na siya. Ang tanong dito, have I lived a full life? Am I contented with what I have achieved in life? Kumbaga nare-review natin ano yung ginawa sa buong buhay or 65 years pataas ng kanyang pagkabuhay. Kaya kapag nakita naman niya na nagawa niya lahat or most of his or her goals, pakiramdam niya, siya ay nagkakaroon siya ng sense of achievement. Kapag naman ko konti lang dun sa mga goal na yon ang kanyang nagawa or ang kanyang natupad, he or she feels dissatisfied with life and possibly live in despair. Okay? So those are the 8 stages of psychosocial development. Stage 1, trust versus mistrust. Stage 2, autonomy versus shame and doubt. Stage 3, initiative versus guilt. Stage 4, industry versus inferiority. Stage 5, identity versus role confusion. Stage 6, intimacy versus isolation. Stage 7, generativity versus stagnation. And then last stage, stage 8, integrity versus despair. Now let us move on to John Piaget's cognitive development. John Piaget's cognitive development theory focuses on education and the child's perception of the world. Okay? Nagpo-focus siya doon sa kung paano tinitignan ng isang bata yung kanyang mundong ginagalawan. Okay? At syempre, nade-develop yung perception ng isang bata dahil din sa kanyang education. It talks about cognition. Pag sinabi natin condition, it is a mental process. Okay? Higher level function of the brain. It includes thinking, knowing, and remembering. Okay? So, ayon dito kay John Piaget's cognitive development, education is key to developing cognitive skills. Okay? Para magkaroon tayo ng higher level function of the brain, kailangan natin ng education. And part ng education, yung tinatawag nating schema or background knowledge. Okay? Now, let us talk about itong 4 stages of cognitive development ni Piaget. The first stage is sensory motor stage from ages 0 to 2 years old, kung saan ang bata ay natututo gamit ang kanyang own senses. Okay? Yung 5 senses na yun. Dito rin daw nagkakaroon ng object permanence. Okay? The next one, the pre-operational stage. This happens between the age of 2 to 7 years old. At this time, egocentric ang mga bata, meaning to say, sarili lang nila ang iniisip nila. Okay? At dito rin sila nagkakaroon ng iba't ibang uri ng laro. The first one is solitary play. Ibig sabihin, mag-isa lang silang naglalaro. Parallel play. Mag-isa silang naglalaro pero may mga katabi sila na naglalaro rin. And then lastly naman ay yung symbolic play. It is pretend play. Okay? For example, pinapatulog yung manika. Nagbabahay-bahayan. Okay, dyan din yun nangyayari sa pre-operational stage. Next, we have the concrete operational stage. Concrete operational stage between the age of 7 to 11 years old.
less egocentric na, na rin niya, no? Nagkakaroon na rin siya ng pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Okay? Marunong na siya mag-evaluate. Somehow, kung ano ba yung tama sa mali, depende dun sa kanyang sariling concept or independent concepts. And then lastly, we have the formal operational stage. This happens from 11 to 15 years old. Kaya na niya mag-solve ng problems in a systematic way. Okay? From hypothetical, counterfactual thinking. Okay? Nade-develop yung kanyang problem-solving skill. Another one, ginagamit na niya yung kanyang past as reference doon sa kung ano ba yung mas magandang gawin in the future. Okay? During this stage, they know how to elaborate ideas. They know how to do deductive reasoning. Okay? And lastly, nagkakaroon sila ng mga what-if situations. Now, let us move on sa fourth and last theory. The Lawrence Goldberg Moral Development Theory. So, dito, there's also a development in morality. Pag sinabi natin morality, knowing what is right and what is wrong. And their cognitive ability plays an important role in moral development. Okay, here are the levels of moral development. Nahati siya sa tatlo. And then yung tatlo na yun, nahati pa siya sa dalawa. Punta muna tayo dun sa pre-conventional morality. Stage 1, punishment and obedience. Dito, sumusunod tayo sa avoidance of punishment. Okay, ibig sabihin, kapag alam natin na may parusa, hindi natin siya gagawin kasi ayaw nating maparusahan. Another one, mutual benefit reward. Okay? It is based on reward. Gagawin natin yung isang bagay kasi meron tayong mapapala. Okay? So, ayun yung sa pre-conventional. It talks about the punishment and reward. The second stage is the conventional morality or the conventional level of morality. It talks about rules. Okay? And rules are used to maintain order. Doon naman sa stage 3, the social approval, dito natin sinasabi, good girl, good boy orientation. Ibig sabihin, gusto natin na napapansin tayo na pupuri tayo ng ibang tao. Stage 4, law and order. Ginagawa natin yung isang bagay para hindi tayo maparusahan ng batas. Okay? That is the conventional morality. It talks about rules to maintain order. Next, you have the post-conventional morality. It talks about flexibility and meron tayong personal code of ethics. Hindi na tayo sumusunod sa rules masyado. Meron na tayong sinusunod na natin yung ating sariling opinion. Stage 5, social contract orientation. Alam natin kung ano yung tama sa mali. And then lastly, we have the universal ethical principles, the call of conscience. Hindi mo gagawin yung isang bagay kung alam mo na makokonsensya ka.